Last year guys, ay gumawa po ako ng content tungkol sa sari-saring kulay ng mga kulan. Bakit ba iba-iba ang mga kulay nito at saka ano ang mga classification nito? Kaya lang guys, ngayon, outdated na po yung mga informasyon na sinabi ko doon. Gawa ng dumami na po ng dumami ang mga mabibiling kulan sa market. At itong mga mabibili po sa market na kulan ay sari-saring mga kulay na rin ang inilabas nila na hindi naman sinunod yung mga dating color coding ng kulant. Kaya syempre yung mga consumer po ay nalilito din kung anong kulant ang gagamitin nila. Kaya medyo i-update lang po natin yung dating content sa isang mas simple at saka mas madaling maintindihan na explanation. Sa mga newbie or ngayon pa lang mga nagsasasakyan, ang kulant po kasi napakahalaga niyan. Tinatawag din po itong anti-freeze, pero masikat po yan dito sa Pilipinas na kulant kasi hindi naman po nag-i-snow dito sa atin, kaya hindi yan natatawag na anti-freeze. Sa mga lugar po na merong winter, mas tinatawag nila yan na anti-freeze kasi doon po nagyayelo ang loob ng cooling system pag hindi sila gumamit ng anti-freeze or kulant. So lahat naman po ng kulant ay pare-parehas ng purpose yan. Ang primary purpose po talaga niyan ay panatiliin ang isang makina sa manageable na temperature or yung normal operating temperature nito. At ang mga coolant po or antifreeze ay karaniwang gawa sa ethylene glycol or propylene glycol. Ngayon sa pagpili naman po ng coolant kung ano ang dapat nyong gamitin. Sa totoo lang naman po, okay lang kahit alin dyan ang gamitin nyo eh. Pero mas maganda na tingnan nyo muna yung manual kung ano ba ang recommended ng manual nyo. Kung wala naman po kayong manual, maghanap po kayo ng kakilala nyo na may kapares kayong sasakyan or kapares ng makina. Tapos itanong nyo sa kanila kung ano ginagamit nilang kulan. Or kaya naman, i-research nyo sa Google. Ang mahalaga lang po ay huwag nyo pababayaan sa kulan ang makina nyo, pagkatapos kung magta-top up kayo or magdadagdag kayo ng kulant, huwag nyo pong paghahaluin yung magkakaibang kulay. Kasi baka po magkaiba ng chemical components yung mapaghalo nyo, ay may posibilidad po yan na lumapot. At kapag medyo lumapot po yan, mahihirapan po yan dumaan dun sa mga rows ng radiator na pwedeng maka-apekto sa cooling capability nito. If you mix coolants in your engine, it will clump together and stop proper flow. So ang isa po sa mga tinatanong sa akin tungkol dyan sa coolant ay ano daw ba itong coolant flushing at saka mahalaga daw ba itong mag-change coolant? Ito pong coolant flushing basically ay ang pag-drain ng coolant na luma para mapalitan ng panibago. Alam nyo kasi guys, ang mga coolant natin, although kung minsan nakikita nyo yan, halos hindi nababawasan kahit gamit kayo ng gamit ng sasakyan, ay hindi po yan forever na effective. Nagdi-deteriorate din po yan katagalan. At kapag yan po ay napabayaan nyo, pwede rin po yan maging cause ng overheat at saka ng iba pang sira sa makina. So mahalaga po na yan ay naipa-flushing at saka nag-change ng coolant. Ang pag-change coolant po kasi ay maraming benefit sa makina. Lalo na kung madalas kang gumagamit ng sasakyan katulad ko na yung 5,000 kilometers ay matter of 3 or 4 months lang. Lalo kung mas mabigat ang trabaho ng sasakyan na ginagamit nyo, mas mabilis po magdi-deteriorate yung coolant. At kapag yan po ay naluma na at nagsimula na mag-deteriorate, ang nangyayari po dyan ay nawawala na yung kanyang anti-rust, anti-boil or anti-freeze capability. Tapos nagiging acidic po ito or tumataas po yung acid level nito sa loob na pwedeng maging cause ng corrosion sa loob ng makina. Sa pa guys, kapag naging acidic na po ang coolant sa loob ng makina, ay kaya po nitong paiksiin yung buhay ng water pump, ng mga rubber hose, pati ng thermostat ng cooling system. At kahit alin po dyan sa mga sinabi ko na yan ang masira, ay pwede pong maging cause ng overheat. At isa pa guys, kapag ka ang coolant ay luma na or nagdi-deteriorate na, may posibilidad na po itong kumulo. At kapag kumukulo na po ito, mabilis na rin po itong mag-evaporate. Kaya yung iba ko minsan nagtataka, bakit ang lakas magbawas ng coolant ng makina ko? Yan po ay baka mamaya luma na yung coolant at kailangan ng i-flushing.
Yung mga brand new cars, karaniwan na nakalagay sa manual niyan ay mag-change ng coolant after ng 100,000 miles or 160,000 kilometers. Depende sa kung anong brand. Pero kuminsan hindi rin po nilalagay sa manual ng car manufacturer. Tapos after po ng 100,000 miles na nag-change coolant kayo, karaniwan sasabihin na sa inyo ng mga mechanic ay mag-change kayo ng coolant every 50,000 kilometers na. Maganda po kasi yung nagpa-flushing ng coolant. Kasi kung ano man po yung mga kalawang, mga scale deposits, or mga dumi na naipon sa loob ng cooling system, ay masasama na po yun pag flushing nyo. At syempre, kapag bago na yung coolant, mas effective na ulit ito makakapagpalamig, makakapagprotekta against rust at saka corrosion. Tapos, ang mga bagong coolant ngayon guys ay may additives na naglulubricate sa water pump ng isang makina. So, kapag nagkukulant flushing po kayo, ay parang pinahahaba nyo na rin yung buhay ng water pump at saka yung thermostat na nasa loob ng cooling system. Pero ipapaalala ko lang guys ha, para dun sa mga nag-overheat ang makina. Hindi po sagot dyan ang pag-flushing or pag-change coolant. Kapag nag-overheat po kasi ang isang makina, pwedeng mamaya ang problema niyan ay may butas yung radiator or mayroong leak sa rubber hose or sira ang water pump, pwede rin sira ang fan or ang thermostat. Kapag nag-change coolant kagad kayo dahil nag-overheat ang makina nyo, ay baka masayangan lang kayo ng pera. Mas maganda na kapag nag-overheat kayo, ipacheck nyo muna sa mekaniko. Baka nga mamaya, singaw na ang cylinder head gasket yan. Hindi nyo talaga madadaan yan sa pagpapalit lang ng coolant. Mas maganda niya na ipagawa nyo muna kung ano man yung naging diferensya. Tapos, tsaka nyo na isabay ngayon yung pag-change coolant. Alam nyo guys, marami sa atin, including ako na mahihilig sa lumang sasakyan, ay tubig na lang ang ginagamit. Actually, ako aminado ko doon na tubig lang yung ginagamit ko doon sa kotse namin ngayon na 1994 na Lancer. Pero distilled water. Yun naman po kasi ay bihirang magamit yung kotse. Pero yung iba namin sasakyan na mas gamitin, puro po mga nakakulat yun. Okay din naman po kasing magpalamig ng makina ang tubig. Basta huwag yung galing sa poso para hindi kalawangin. Ang problema nga lang po sa tubig, kapag yan ang ginagamit nyo, mas madali po yung kumulo. So ang mangyayari po niya, mag-evaporate. Maya't maya, napabawasan din po yung tubig na inilalagay nyo dun sa may reserve. Tapos guys, ang isa pang hassle sa paggamit ng tubig kahit na distilled water pa yan, ay nagkakaroon ng corrosion yung loob ng cooling system. Kung ipagkukumpara nyo yung loob ng cooling system na alaga sa coolant, at saka sa isang gumagamit ng tubig, makikita nyo na yung sa alaga sa kulat, makinis yung nasa loob. Walang mga kalawang. Pero dun sa gumagamit ng tubig, pagka kinalas nyo yung cooling system niya, makikita nyo maraming mga, parang mga asin-asin. Yun po yung corrosion na nangyari sa loob ng makina. Ipaalala ko lang guys na itong content natin ay konting guidelines lang ba para dun sa mga newbie. Siyempre, the best po dyan palagi na kung meron kayong problema sa makina nyo o sa sasakyan nyo, tingnan nyo muna sa manual kung ano ba ang dapat gawin. At kung meron kayong trusted na mechanic, huwag po kayong mahihiyang mag-consult para ma-diagnose ng mas accurate. So guys, I hope na nakatulong itong maiksing content natin at sana na-enjoy nyo kahit papano. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like. At para doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button. Maraming salamat po sa MR3M Apparels para dito sa ating official DMA t-shirt. Available po ito sa Shopee. Ilalagay ko po ang link sa description box. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!